Hello mga bata! Magandang araw sa inyo! Ako, si Teacher Angie. Handa na ba kayo sa ating aralin? Kamusta kayo mga bata? Mabuti naman po, Teacher! Magaling! Ngayon ay ating aalamin ang addition o pagsasama. Handa na ba kayo mga bata? Opo, Teacher! Pagdadagdag o addition. Ang pagdadagdag o addition ay isang paraan ng pagsasama ng mga konkretong bagay o bilang upang malaman ang kabuuang dami ng mga bagay o bilang. Halimbawa, dalawang lapis. Dinagdagan ng isang lapis. Ilan lahat ang lapis? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong lapis. Gumagamit ng simbolo na plus sign para sa pagsasama o addition. Apat na bulaklak at dalawang bulaklak ay ilan lahat? Pagsamahin natin ang dalawang pangkat. Bilangin natin lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na bulaklak. Ilan lahat ang mga bulaklak? Anim, tama. Sunod na halimbawa, tatlong candy at isang candy. Ilan lahat ang mga candy? Pagsamahin natin at bilangin kung ilan lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan lahat ang mga candy? Apat, tama. Apat na candy. Panghalimbawa, dalawang ice cream at isang ice cream ay ilan lahat ang mga ice cream? Pagsamahin natin, bilangin natin lahat. Isa, dalawa, tatlo. Ilan lahat ang mga ice cream? Tatlo, tama. Isang saging at isang saging ay ilan lahat? Pagsamahin natin at bilangin. Isa, dalawa, dalawang saging, dalawa. Tatlong mansanas at dalawang mansanas ay ilan lahat? Pagsamahin natin at bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ilan lahat ang mga mansanas? Lima, tama. Gawin natin. Pagsamahin ang mga larawan sa kahon at ituro sa tamang kabuuang bilang nito. Para sa unang kahon, bilangin natin at pagsamahin ang mga larawan sa loob ng kahon. Bilangin natin ang mga tatsulok. Isa, dalawa, tatlo, dagdagan ng dalawa ay ilan? Tatlo, apat, lima. Ilan lahat ang mga tatsulok? Lima. Ituro mo nga ang iyong sagot. Tama, lima. Ituro natin ang guhit. Magaling! Sunod naman, ang mga bilog. Bilangin natin lahat, pagsamahin natin. Isa, dalawa, tatlo. Ilan lahat ang mga bilog? Turo mo nga ang iyong sagot.
Tatlo, tama, ituro natin ang guhit. Magaling. Sunod na kahon, ang mga ulap. Pagsamahin natin at bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Turo mo nga ang bilang na anim. Tama, anim. Ituro natin ang guhit. Magaling. Para sa huling kahon, bilangin natin ang mga buwan. Pagsamahin natin ang bilang. Bilangin natin lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Turo mo nga ang bilang na walo. Tama, walo. Ituro natin ang guhit. Magaling mga bata! Magaling! Ngayon naman ay ating aalamin ang pagbabawas o subtraction. Handa na ba kayo mga bata? Opo, teacher! Pagbabawas o subtraction. Ang pagbabawas o subtraction ay isang paraan ng pagbabawas ng bilang o numero upang malaman kung ilan ang natira. Halimbawa, may apat na lobo. Ilan ang mga lobo? Apat. Binawasan ko ng isa. Ilan ang natirang lobo? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. Ilang lobo ang natira? Tatlo. Tama. Tatlong lobo ang natira. Apat, binawasan ng isa ay tatlo. Gumagamit ng simbolo na minus sign para sa pagbabawas o subtraction. Halimbawa, meron akong apat na lollipop. Ilan ang mga lollipop? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat. Bawasan natin ng isa, dalawa. Ilan lang binawas natin? Dalawa. Tama. Ilan na lang ang natirang lollipop? Bilangin natin. Isa, dalawa. Dalawang lollipop. Dalawang lollipop ang natira. Magaling. Sunod na halimbawa. Bilangin natin ang mga bola. Ilan ang mga bola? Lima. Tama. Bawasan natin ng isa, dalawa, tatlo. Bawasan natin ng tatlong bola. Ilan na lang ang natirang bola? Bilangin natin. Isa, dalawa. Dalawang bola. Dalawang bola ang natira. Magaling! Tatlong donut. Bawasan natin ng isa, dalawa. Bawasan ng dalawa. Tatlo, bawasan ng dalawa ay ilan ang natira? Bilangin natin ang natira. Isa. Isang donut ang natira. Magaling! Sunod na halimbawa. Ilan ang mga bag? Dalawa, tama. Dalawa, bawasan natin ng isa. Dalawa, bawasan ng isa. Ilan ang natira? Bilangin natin. Isa, tama. Isang bag ang natira. Magaling! Bilangin natin ang mga tasa. Walong tasa. Walo, bawasan natin ng isa, dalawa, tatlo. Walo, bawasan ng tatlo ay ilan ang natira? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang tasa. Walo, binawasan ng tatlo ay lima. Limang tasa ang natira. Magaling!
Gawin natin. Ituro ng guhit kung ilan ang bilang na natira sa bawat kahon. Para sa unang kahon, bilangin natin ang natira. 3 binawasan ng 1. Ilan ang natira? Bilangin natin. 1, 2. Ituro mo nga ang bilang 2. Tama, 2. Ituro natin ang guhit. Magaling! Sunod na kahon. 4 binawasan ng 3. Ilan ang natira? Bilangin natin. 1. Tama. Ituro mo nga ang bilang na 1. Tama. 1. Ituro natin ang guhit. Magaling! Sunod na kahon. 6 na diamante. Binawasan ng 2. Ilan ang natira? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Ituro mo nga ang bilang 4. Tama, 4. Ituro natin ang guhit. Magaling mga bata! Tandaan! Ang addition ay isang paraan ng pagsasama ng bilang o numero. Tayo ay gumagamit ng addition para malaman natin ang kabuuang dami ng mga bagay. Ang subtraction ay pagbabawas ng bilang o numero upang malaman kung ilan ang natira kapag tayo ay nagbawas. Para sa ating mga gawain, Kindergarten Worksheets, 39 na linggo. Gawain 1, bilangin at pagsamahin ang mga larawan. Ilan lahat ang mga ito? Isulat ang tamang sagot sa loob ng kahon. Gawain 2, pagsamahin ang mga larawan sa loob ng kahon at ituro ng guhit sa damang bilang ito. Gawain 3, pagsamahin ang mga larawan sa bawat hanay at kulayan ang tamang sagot. Gawain 4, isulat ang tamang sagot sa patlang. Gawain 5, ipakita ang pamamaraan ng pagbawas gamit ang paglalagay ng X sa larawan. Isulat ang sagot sa patlang. Gawain 6, ituro ang bilang na natira sa bawat hanay. Para makapag-download at makapag-print ng worksheets na ito, pindutin lamang ang link na makita sa description box. Paalam mga bata! Hanggang sa muli! Bye!